Sa hapong ito, sa pagdiriwang ng kapistahan ng mahal na birhen ng bundok ng Carmelo o Our Lady of Mount Carmel, sa pumumuno ng lubhang kagalang-galang Mylo, Hubert, C. Vergara, D.D., Obispo ng Pasig, ay itatalaga ang ating bagong kura paroko sa katauhan ni Reverendo Padre Amando N. Litana, kasama ng ating mahal na obispo, ng ating kura paroko, at mga kaparian, sama-sama nating pasalamatan ng Diyos. Mga minamahal na kapatid kay Kristo, magandang gabi po sa ating lahat. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa Diyos dahil nagdiriwang po tayo ng misa at pinagdiriwang din po natin, no, ang maituturing po natin hindi lang pagunita kundi dahil ang ating parokya ay Maria Reina ng mga Apostoles. Itong kapistahan nga po, no, ng mahal na ina, mahal na birhen ng Mount Carmel. No, alam nyo, kung titignan po natin sa ating pagdiriwang ng misa ngayon, nagaganap po ang pagtatalaga ng inyong bagong kura paroko, si Father Mandy Litana. Alam nyo, nung nagsimula po yung proseso ng general reshuffle, bago pa po ito inanunsyo at bago po naglipatan ng pari noong June 1, matinding pagsubok sa kahit anong pari, kahit sinong pari. Yung po bang pumunta sa kanyang bagong misyon. Malaking pagsubok sa kahit sinong pari ang sumunod sa obispo kung saan siya ipapadala. At alam niyo, sa ating ebanghelyo ngayon, pinakita at pinaliwanag ni Jesus kung sino ang kaugnay niya. Narinig po natin kung sino nga ba ang ina, kapatid ni Jesus. Yung sino mang sumunod sa kalooban ng Ama. Para kay Father Mandy at lahat din po ng pari, yung pagsunod sa kalooban ng Diyos ay isang matinding hamon. Kahit nga po nung kami ordinahan at kanina may pagsasariwa, alam po namin na kahit ito'y ibinubunyag, kahit ito'y pinapahayag, kailangan ng katatagan sa kalooban. Kailangan ng tibay ng loob para sumunod sa obispo, sumunod sa kalooban ng Ama. Sigurado ako dinaanan ito ni Father Mandy at lahat po ng pari ng diocese ng Pasig. Father Mandy, sa pagtatalaga sa iyo, sa araw na ito, sa misang ito, pakatandaan mo na masusunod mo ang kalooban ng Diyos, magagampanan mo ang iyong misyon dahil sa mga natatanging larawan ng kapistahan po natin ng Our Lady of Mount Carmel. Yung una po ay ang bundok. Klarong-klaro po yan para sa mga monghe, para sa mga Carmelite, dahil ang bundok ay simbolo ng pakikipagtagpo sa Diyos. Father Mandy, kaya ka makakasunod sa kalooban ng Diyos, kaya ka makakapaglingkod sa iyong bagong parokya, dahil kasama mo ang Diyos. Hindi ka nag-iisa. Ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng lakas ng loob para matupad ang kanyang kalooban. Ang Diyos din ang gagawa ng paraan para mamunga ang iyong paglilingkod. Sa sinasabing bundok ng Carmelo,
At alam natin yung salitang Carmelo ay nakaugnay sa hardin. Ang ikalawang simbolo, ang ikalawang larawan ay may sinasabi din sa iyong kalimitang pinagkakaabalahan. Alam niyo si Father Mandy, mahilig yan sa halaman. Nung nandun sa Santa Clara de Montefalco, iniwan niya ang maraming halaman doon. Kahit papano, nalilibang. At hindi lang yun, namumunga ang kanyang mga halaman, mga puno. Magkatabi kami doon sa Santa Clara, ako sa tahanan ng mabuting pastol, palaging nagbibigay at nag-aabot ng mga mangga, mga prutas. Father Mandy, magandang tignan sa isang halamanan ang simbahan. Hindi ka rin nag-iisa dahil bukod sa kasama mo ang Diyos, kasama mo ang sambayanan ng Diyos. Parang mga halamang buhay sa iyong paligid. Kasama mo ang mga pari, ang obispo, ang mga leader laiko, ang pamayanan ng mga alagad na katuwang sa paglilingkod. At dahil ang mga halaman at hardin ay nagpapakita ng bunga, asahan mo mamumunga ang iyong paglilingkod dahil ito ay paglilingkod ng simbahan, hindi lang ng isang pari, ng buong simbahan. Ikahuli sa lahat, Father Mandy, magandang tignan na nagdesisyong kang italaga sa pagdiriwang ng kapistahan ng Mahal na Birhen. Ang pangalan ng ating parokya, Maria Reina ng mga Apostoles. Kalimitan ipinagdiriwang ito kapag panahon ng Pasko ng Pagkabuhay. Ginugunita ito at pinapaalalahanan sa atin na si Maria ay kasama mo sa iyong paglilingkod. Si Maria na hindi nang iiwan. Kaya nga, bago dumating ang Espiritu Santo at nung lumukob na ang Espiritu Santo sa mga apostol, hindi lang pamayanan ng mga alagad, kasama si Maria, alagad din ng Diyos, kasama ng mga apostoles. At pinatutunayan, siya ang inang hindi nag-iiwan. Kumakalinga sa iyo, pumapatnubay sa iyo, at pinatatatag din ang iyong pananampalataya. Father Mandy, nandiyan ang Diyos para sundin ang kalooban niya. Nandiyan ang simbahan para tayong nasa isang hardin, halamanan, mamumunga dahil kasama mo kami. Nandiyan si Maria, ating ina, iyong kaagapay, katuwang, kaakibat para tumatag ang iyong pananampalataya. Alam niyo si Father Mandy, itong mga nakaraang buwan, makikita niyo sa Facebook, palaging nagbabike. Inaanyayahan nga akong sumama sa kanya. Ako hanggang loob lang po ako ng Santa Clara de Montefalco, may nervyos pa. Pero pag tinignan niyo ang Facebook page ni Father Mandy, mapapansin niyo, hindi lang siya maraming napuntahan na sa pamimisikleta. Marami siyang nadalaw na mga pari. Father Mandy, ang iyong pamimisikleta ay hindi lang pag-eersisyo o hobby. Alam ko na ginagawa mo ito para ipakita mo ang pagmamahal mo sa kapwa mo, pari. Pati na rin sa iyong mga kaibigan. Pati sa ating lahat.
asahan niyo si Father Mandy. Kung hindi man mamimisikleta, maglalakad. Pupuntahan kayo, lalo na ang mga dukhang nangangailangan, para iparamdam ang pag-ibig, ang habag ng Diyos.